Hi guys! Welcome to my channel again. Today, I'm so excited to share with you yung isa ko na namang paraan kung paano magluto ng kaling lamig, overnight rice, or bahaw sa amin sa Quezon na hindi mo kailangang isangag. Ayan, ito yung aking overnight rice. Actually, galing din sa freezer. Dinipros ko na. Lalagyan natin siya ng shimeji mushroom. Dalawang klase ng mushroom ang ating isa sa ilalaho. And then, meron tayong ground beef. Ayan, na-season ko na yan. Salt, pepper, konting soy sauce. And then, meron tayong shiitake mushroom. Yan ang importante. Talagang magbibigay ng extra lasa. May bawang tayo, sibuyas, konting chili, at green onions. So, yan lang po ang ating ingredients. Napakadali. At lalagyan natin ng isang itlog toppings para po lasang-lasa siyang sinangag, pero hindi mo naman siya isasangag. Ayan, mag-umpisa na po tayo. Ayan, sa ating skillet, maglalagay lang tayo ng kaunting mantika, cooking oil, and igigisa natin. Isusutoy natin ang ating sibuyas, bawang, at saka yung ating chili. So, yung chili po, optional. Kung ayaw ninyo ng maanghang, huwag na pong lagyan. Ayan, and then isusutoy na natin yung ating dalawang klase na mushroom. Ayun. Atin lang po siyang isusutay para lumabas yung aroma ng ating mushroom, especially the shiitake mushroom. Kapag po yan ay nasutay mo na, season mo lang ng salt and pepper, yung aroma niya, yung lasa niya, lasang karne. Para sa akin. So, ayan po. And then, I'm really excited to share this kasi, una, napakadali. Pangalawa, hindi mo kailangan na laging isasangag yung iyong kaninlamig. So, and ang pangatlo, napakasarap. Naiiba. Yan. Yan po, ito po yung aking mga lazy recipe. Kapag po tinatamad medyo, kahit po tagaluto ang trabaho mo, may time talaga dumarating na parang gusto mo magluto lang ng madaling-madaling lutuin. At isa po ito sa aking mga recipe. Ayan. And then, tanggap naman po yun ang aking mga pinapakain. Ayan. So, bali po itong niluluto ko na to, good for 2 servings po yan. So, ayan, na linis ko na po yung kawali. Hindi ko na po binidyo kung paano ko linisin. Again, igigisa naman natin po yung ating kaunti pang sibuyas, tsaka green onions uli. Tapos, ilalagay po natin dyan yung ating beef. Pwede pong kahit anong giniling, ang inyong giniling na chicken breast, o giniling na chicken thigh, giniling na karneng baboy, yan po. So, yan. Hindi po natin yan igigisa. Ipapatin lang po siyang, gusto ko lang siyang magkaroon ng kaunting brown sa ilalim, both side, para po yung blood niya, hindi po siya magdi-drip dun sa kanin pag in-steam, kasi i-steam po natin yan. Instead po na isasangag, i-steam po natin. So, yun po ang ating gagawin. And then, ipagpatuloy nyo lang po ang panunood. At para mo magkaroon kayo ng idea, para naman hindi laging sinangag ang ating bahaw or yung ating kanilamig. Taga-Quezon po ako, kaya bahaw ang tawag namin. So, iyan na po ang steamer ko. Boiling na yan. Ready na. Kasi pag mag-i-steam tayo, kailangan laging once na nag-start ka ng cooking, magpapakulo na tayo ng tubig. Ganun po yan. And I'm sure everybody knows that. So, nasishare ko lang po. So, ito na. Yan. Itatap na natin ang ating beef, ang ating mga ingredients sa ating kanin. Sa ating kanin lamig. Ayan. Hindi ako masyadong sanay sa tumawag ng kanin lamig. Kasi sa amin, sa Quezon, bahaw. Bahaw o kaya naman overnight rice. Ayan. So, ilalagay na natin yung ating... Ayan. Hindi pa po luto ang mga ingredients natin kasi i-steam po natin sila ng 15 minutes. Ayan. So, pero depende rin po. Pwede pong kung gusto nyo yung medyo yung inyong beef ay medyo may kaunti pang red or pink sa gitna, 10 minutes na. Okay lang. So, sa akin po, 15 minutes po ang steam ko niya para everything is cooked well. Ayan. So, nilagyan ko siya ng green peas. Hindi po natin isinutay ang green peas kasi ano naman po siya, frozen. So, steam lang po sandali, okay na yan. And then, lalagyan natin yung ating, itatap natin yung mushroom.
Hindi po natin maiilahat yung mushroom kasi konti lang yung para sa dalawang tao lang yung aking lulutuin. Bali, yan ay one bowl of rice. So, pag nag-serve, tig kalahating bowl of rice lang yan. Plus the toppings, one bowl na po yan. So, yun. And then, nilagay natin yung ating sautéed onions sa ibabaw para mapampabango. Ayan. Talaga pong ito napakasimple pero very very satisfying po kung itatry nyo. Ayan. And then ilalagay na natin sa steamer. Ayan. Look appetizing na po pero hindi pa po luto yan. Everything is half cooked. So lulutuin natin yan sa steamer. Ayan. Lagyan ko pa sa ibabaw ng green peas. Parang gusto ko mas marami talagang green peas. Paborito ko po yan. Minsan binablanch ko lang po ang green peas at kinakain ko na ng ganyan. Ayan, lagay natin sa steamer. Ika-cover natin, steam for 15 minutes. Pero bago po matapos yung 15 minutes, lalagyan natin siya ng isang itlog sa ibabaw. Ayan. Para po, hindi siya, kasi pag sinabay mo siya ng 15 minutes, yung itlog masyado siyang lutong-lutong-lutong-luto. Ayan. Pero hindi po natin gagawing runny ang eggs niya. Ano po siya? Cook talaga po siya. Ayan. Para po sa everybody's happy. Kasi yung iba hindi happy pag hindi luto yung itlog ko. Pag yung itlog ko ay runny at malambot ang pula, hindi gusto ng iba. So, this time, this is really... Pero kasi dito po sa recipe na to, kailangan luto talaga yung itlog mo. Kasi, ano naman po yan eh, my own recipe po yan. Filipino style talaga. So, kasi yung runny egg, Japanese style po yun. Mostly, kaya cook itong itlog na to kasi para sa atin to. Para sa almusal ng mga kabayan. Subukan nyo po. Ayan, luto na. Hahatiin ko na po sa dalawang maliit na serving bowl. Pero, lagyan muna natin ng sauce. Yung sauce natin ay may kaunting toyo, sesame oil, and then, merong chili. Ayan, para mas masarap. Pero, yung chili, optional na po yun. Pero, kailangan po talaga may toyo. Ayan. Para po may lasa. Kasi nakita niyo naman, salt and pepper lang po ingredients natin. And then, i-garnish natin ng green onions and parsley. At iyan na po. Ready na. So, hahatiin na natin. Ayan, guys. Ang sarap po niyan. Pwedeng-pwede po kung ikaw ay maraming kumain ng kanin. Pwedeng-pwedeng maubos siya ng isang tao, isang serving. Yan lang, sapat na. Wala ka nang hahanapin pa. Andyan na lahat. Namumula ang sili. May mushroom, may beef. Ayan. Pero yun nga po yung beef. Kung ang gusto nyo sa inyong beef ay yung kulay pink pa, okay lang. Ano lang, steam nyo lang ng 10 minutes. Ayun. So, kaya lang, kapag 10 minutes lang plano mong pag-steam, kailangan medyo lutuin mo ng luto-luto na yung ano. Yung almost ano na, quarter na yung luto ng ating mga mushroom. Ayan. So, medyo pag hindi rin po tama ang luto ng mushroom, medyo may extra lasa po yan. So, kaya kailangan luto ang mushroom natin. So, ito na. Serving time, eating time. And I'm sure po na talagang isusubo ko ang isang piraso dyan. Ayan. Nakita nyo na po, lutong-luto po yung itlog. So, wala nang mag-aano dyan. Wala nang mag-iiyo. Gusto ko lang po talaga sa itlog ko yung runny ang itlog. So, ayan. One piece of beef, diretso yan sa aking am. So, guys, yeah, I just hope you try this kasi. Pero, syempre, kung taga-ibang bansa ka, hindi mo magugustuhan siguro kasi hindi ito. Parang ano siya eh. Japanese Chinese style po, and then my style, kasi sa pagluluto naman natin kumukuha tayo ng we create our own recipe, and but we cook with our own technique, but we get some idea
Kasi meron po akong paboritong kainan na Japanese restaurant. And then, once in a while, sabihin na nating pagbagong sweldo, pumupunta po ako doon at kumakain ako doon kasi paborito ko po talaga yung restaurant na yun. At ang makakain mo doon, yung mga ganitong style, doon, nakakakuha rin po ako ng mga idea sa mga sinasabi ng aking mga amo, ng mga boss ko na pag nagsabi sila ng may kinain kami doon sa restaurant na yun na ganito, ganito ang ingredients, ganyan. So, tinatry ko pong lutuin and pagka nasabi nila na, oh, very close. So, itatry ko pa ulit next time hanggang sa makuha ko kung ano yung very close na yun. Ganun po. Para naman po hindi sila maboring sa aking ipinakakain sa kanila. Ayan. Kaya sana po inyong subukan and then, it's really nice. Easy. Tasty, satisfying, and thank you guys. Ayan na. Thank you po.